Chinatex, hello kay Chinatex. Welcome to my channel. Tayo naman po ngayon ay magluluto ng caramelized onion with lax. Ito po ay napakasarap, napakasimple ng ating gagawing luto. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. So, umpisahan na po natin. So, ito ang ating mga kakailanganin sa ating paggawa ng caramelized onion sa butter na may salmon. So, ang ating mga kailangan sangkap para dito ay meron tayong onion, butter, salt and pepper, at saka yung ating lax. So, umpisahan na nating lutuin. So, lalagyan muna natin ng salt and pepper yung ating salmon. Simple, napaka-simple lang ng ating recipe. Tapos, ilalagay naman natin yung ating butter sa ating kawali. Sa ating prime. Initin na natin. Ngayon, nag-melt na yung ating butter. Medyo i-ano natin ng konti. Brown lang ng konti. Kasi yun yung tubig yung kumukulong yan. Yung tubig yung pag nag-melt ka yun, umiibabaw yun. Tapos, tinatanggal namin pagka ang kukunin lang namin yung brown na butter. So, ito naman medyo i-dry natin ng konti. Para matuyo yung tubig ng butter. Yan, medyo nagbabrown na siya. Pwede natin lagay yung onion. Yan. Caramelize lang yung gagawin natin. Lalagyan din natin siya ng salt and pepper. Napaka-simple yung ulam po. Yan, nag-caramelize na yung ating onion. Kumbaga, lanta na siya. Lilipat naman natin. Kahit may kasamang butter yan, okay lang. Yan. Niluluto kasi ako naka-timer. So ngayon, ang ilalagay naman natin yung ating salmon. Yan. Lagay natin din. Sa ating butter. Liguluguan lang natin ng konti. Yan. Takpan natin siya para mas mabilis siyang maluto. Tapos, less natin yung ating apoy. Para madali siyang maluto. Hindi na natin kailangan lagay sa oven. Pero kung gusto mo na malakas yung apoy para madaling mag-brown, kabilaan mo siyang ipiprito. Tapos, pasok mo siya sa oven. Tapos, tusukan niyo siya ng temperature sa ano niya, meat niya. Pag naging 54 na siya, luto na siya. 100% luto siya. Kung ang temperature niya ay 54. Pero ito, pag may takip na ganito, hindi na siya natin kailangan
ilagay sa oven, madali na siyang maluluto. Kasi yung moist niya, yun nagluluto dyan sa loob. So ngayon, bibilingin natin. Ano bibilingin? Babalik pa rin. Sa amin po ganun. Yan, masarap po yung ganito. Yung sunog yung balat. Kasi yung fat niya, masarap kainin yan para din siyang bango. Na masarap siya. So, let's lang natin yung apoy niya. Sapaktan ulit natin. So, ngayon, luto na yung ating salmon. Lalagay naman natin yung ating pinakang gulay na natin yan. So, yan. Tapos yung butter niya, yung parang pinakasabaw sa masarap sa kanin. O sa masarap din siya sa potato. Yan. Ito na po siya. Chinek natin yung temperature ng loob niya. 54 na siya. Hindi natin kailangan maging mataas yung temperature kasi madadry po yung fish natin. Basta ang temperature basta ng salmon, 54. Pero yung mga white fish, katulad ng torsk, ano nga bang tawag sa ano? Basta sa torsk kasi 45 ang temperature nun. Huwag kang susobra dahil madadry na talaga yung meat niya. Hindi na siya magiging masarap kainin. Meron akong lang gagawin na isang recipe din na yun para sa mga halimbawa foreigner yung asawa nyo. Masarap po yun. Lalo na dito sa Sweden. Yung nagkakaramelize ka ng butter. Tapos pag nag-steam ka ng torsk, yung fish nga na yun na yung white fish, ilalagay mo sa ibabaw. Tapos ang katerno nun, yung potato, yung mashed potato, potatis mo ang tawag dito. So yun, napakasarap ko talaga niya. Tapos may kasamang egg na nilaga, iluluto mo dun sa caramelize na yun. So ito po ang ating simple na recipe. Tawag dito, caramelized lax. Caramelize sa butter. So, thank you for watching po.